Arida, ano bang plano mo ngayon dyan sa pinagbubuntis mo? Tanong ng kapatid nito sa kanya. Sa ngayon ate, hindi ko pa alam eh. Gulong-gulo pa ang isip ko simula nang iwan ako ni Joel. Sad ni Arida sa kanyang ate na si Divina. Arida, isang buwan mahigit ka nang nilayasan ng magaling na lalaki na yon. Kahit ngayon lang sana, eh mag-isip ka para sa magiging anak mo. Malapit ka ng mga anak ko. Yung Joel pa rin na yun ang nasa isip mo. Ate, hindi naman ako iniwan ni Joel. Nagpaalam lang naman siya sa akin na maghahanap siya ng trabaho para sa amin ni Bibi. Babalik rin yun, ate. Buong pagtitiwalang wika ni Arida kay Divina. Yan ang problema sa iyo, Arida. Palagi kang naniniwala sa lalaki na yon. Na wala namang ibang ginawa kung hindi ang lokohin ka lang. Tingnan mo nga ngayon, no? Anong nangyari sa'yo? Pagkatapos kanyang anakan, ay umalis na lamang na parang bula. At isa pa, para tumigil ka na sa kakaasa mo kay Joel, gusto kong malaman mo, may kinasal na siya kay Miranda. Ate naman, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Alam ko galit na galit ka sa kanya, at hindi mo gusto si Joel para sa akin. Pero siya ang ama ng dinadala ko, ate, at mahal na mahal ko yung tao. At sa tingin ko, ay mahal na mahal rin ako ni Joel. Kaya't kahit na ano pa ang sabihin mo, hindi pa rin magbabago ang pagmamahal ko para sa ama ng anak ko. Matigas na saad ni Arida sa kanyang ate. Arida, kahit kailan hindi ako namili ng lalaki na gusto mong mahalin at makasama habang buhay, ang gusto ko lang naman ay imulit mo ang bata mo sa katotohanan na hindi ikaw ang pinili ni Joel kung hindi si Miranda. Taas ang sabi ni Divina sa kanyang kapatid upang ito ay matauhan. Ate, kilala ko yung sinasabi mong Miranda. Dati niya yung karelasyon, pero ate matagal na silang hiwalay noon. Ako na ngayon ang mahal ni Joel. Kaya tigilan mo na yung kakasabi na ikakasal na yung dalawa dahil most hated person yun ni Joel si Miranda. Paniniwala pa ni Arida. Tigas talaga ng ulo mo, Arida. Tigil na sabi ni Divina habang binubuksan ang kanyang laptop at tila ba may kung ano itong gustong ipakita sa kanyang kapatid. Maya-maya pa. O yan, tingnan mo, Arida. Di ba si Joel Miranda yan? Ngayon mo sabihin sa akin na hindi totoo ang lahat ng mga sinasabi ko sa'yo. Galit na bulyaw ni Divina sa kanyang kapatid. Unti-unti namang sumilay ang mga luha sa mga mata ni Arida. Hindi totoo yan. Garalga lang tinig niya at tuluyan na ngang napahagulgol sa pagkabigla at sakit na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Bakit? Sabi niya sa akin ay mahal na mahal niya ako. Nararamdaman ko yun. Usal niya habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Kung mahal ka ng lalaking yan, Arida, bakit kanya iniwanan at nagpakasal siya sa iba? Diyos ko naman, Arida, buksan mo na yung mga mata mo. Hanggang kailan ka ba aasa sa wala? Lalo mo lang sinasaktan ang sarili mo sa pagkakalang babalikan ka pa ng Joel na yan. Ito na yung patunay, oh. Gigil na sabi ni Divina sa kanyang nakababatang kapatid. Tuluyan ang napahagulgol si Arida. Bakit, ate? Usal ni Arida. Arida, huwag kang magpadala sa emosyon at damdamin mo. Isipin mo ang kapakanan mo at ng magiging anak mo. Ayaw ko na sanang ipaalam ito sa'yo eh. Ngunit ayaw kong habang buhay kang umasa sa wala. Tatagan mo ang loob mo. Nandito lang ang ate para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Ngayon ang magiging anak mo. Pangako ni Divina sa kanyang kapatid. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang buhay ko ngayon. Dahil sa nalaman ko, buwang tiwala kung babalikan niya ako. Pero ano nangyari? Paano ko nabubuhayan ang anak ko ngayong napakahirap din ang buhay natin? Umiiyak pa rin wika ni Arida. Narito ako para sa iyo, Arida. Hindi kailangan ng anak mo ng isang amang manluloko. Galit na sabi ni Divina. Naiintindihan ko ang mga sinasabi mo sa akin, ate. Pero hindi ako matatahimik hanggat di ko nakakausap si Joel. Marami akong tanong sa aking isipan. Natangin siya lamang ang makakasagot. Saad pa ni Arida. Ano pa bang gusto mong malaman, Arida? Hindi pa ba sapat sa'yo yung malaman na naikasal na siya sa iba? Huwag mo na ngang ipagpilitan pa ang sarili mo sa lalaking iniwan ka na. Bigyan mo naman ng kaunting dignidad ang sarili mo. Inis na usal ni Divina sa kanyang kapatid. Pero may anak kami, ate. Matigas na sabi ni Arida. Anak, yan ba ang pinagmamalaki mo para makuha muli ang walang kwentang lalaki na yon? Eh di ba iniwanan ka na nga niya sa ere? At nagpakasal na siya sa iba? Mahirap bang intindihin yon, ha, Arida? Pahulit-ulit na tayo. Kalimutan mo na yung Joel na yan. Ang intindihin mo na lamang ang batang nasa sinapupunan mo. Arida,
sa ayaw at sa gusto mo, kakalimutan mo na yung lalaki na yan. May pangalan yan dito sa pamamahay ko ay ayaw ko nang mabanggit-banggit mo, ha? Matigas na utos na Divina. Parang natauhan naman si Arida sa sinabing iyon ng kanyang ate Divina. Napagtanto niyang tama ang kanyang kapatid. Kaya kahit mahirap kalimutan ng lalaking kanyang pinakamamahal, ay pilit niya itong iwinaksi sa kanyang buhay at isipan. Lumipas ang ilang linggo, at dumating na ang araw ng panganganak ni Arida. Ngunit ang dapat sana ay masayang pagsalubong nilang magkapatid sa bagong miyembro ng kanilang pamilya, ay isa palang hindi inaasahang trahedya. Naaksidente ang kanyang ate Divina, dahilan upang kaagad itong bawian ng buhay. Sobra-sobrang pagdadalamhati ni Arida sa pangyayaring iyon. Hindi niya alam ang kanyang gagawin ng mga oras na iyon. Ang kais sa isang taong kakampi at masasandalan niya sa buhay ay bigla na lamang nawala. Wala pa siyang lakas para makapag-isip ng tama. Halos isang araw pa lamang siyang nakakapanganak ng pumanaw ang kanyang ate Divina. Buti na lamang at may malalapit silang mga kamag-anak. At ito ay tumulong sa kanya para sa pagpapalibing ng kanyang kapatid. Ngunit siya ay nananatiling nasa ospital. Dahil bukod sa kailangan niya pang magpalakas, ay wala pa siyang pambayad sa ospital kung saan siya nanganak. Muling umagos ang mga luha sa mga mata ni Arida. Halong-halong lungkot at habag sa sarili ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata na hindi niya alam kung saan nanggagaling ang masiganang likido na iyon. Pansamantalang natigilan siya nang mapukaw ang kanyang atensyon sa may pintuan. "May kumakatok," sabi niya sa kanyang isipan. Napakunot na lamang ang noo niya sa kung sino iyon sapagkat kakatapos lang siyang tignan ang kanyang doktor. "Marahil ay si Doc ay may nakalimutang sabihin sa akin," wika niya sa kanyang isipan. Kaya naman pinunasan niya ang kanyang magkabilang isngi na basag-basa ng kanyang mga lupa. Katigilan na lamang si Arida nang tumambad sa kanya ang pamilyar na muka. "Joel?" Usal niya sa lalaking nakatayo ngayon sa kanyang harapan. "Arida," usal ni Joel sa babae. "Anong ginagawa mo rito?" Timbag ang wika ni Arida sa lalaki. "Akapal na mukha mong magpakita pa sa akin. Matapos mo akong iwanan at magpakasal sa iba." "Arida, hindi ako nagpunta dito para makipagtalo o makipag-away sa'yo. Andito ako para sa anak natin." Taas ang sabi ni Joel sa babae. "Ano? Anak? Anong anak? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Simula ng lokohin at iwanan mo ako, tinanggalan na kita ng karapatan na maging ama ng anak ko. Kaya please, lumayas ka na. Ayoko nang makita pa ang anino mo sa buhay naming mag-ina." Galit na wika ni Arida sa lalaki. "Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa iyo, Arida. Pero gusto ko lamang masigurado ang kinabukasan ng bata. Ako ang tatay niya. Kahit ano pa ang sabihin mo. Kaya wala kang karapatang ipagkait sa akin yon, Arida." Mataas ang boses ni Joel ng mga sandaling iyon. "Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang bata sa akin." May pagbabantang saad ni Arida. Naputol ang mainit nilang pag-uusap nang may isang babaeng pumasok sa loob ng kwarto. "Han, tapos na ba kayong mag-usap? Nahihilo na ako eh. Grabe ang init dito." Wika ni Marata habang pinapaypay ang mga daliri sa kanyang mukha at iniikot ang mabibilog na mga mata sa loob ng kwarto. "Arida, pumayag ka na. Para rin ito sa ikabubuti ng anak natin." Muling saad ni Joel. "Diyos ko, Arida, gamitin mo naman yung utak mo, ano? Sa tingin mo, mapibigyan mo ng magandang kinabukasin yung anak nyo ni Joel? At trabaho ngang matino, eh wala ka ngayon eh. Baka mamatay lang sa gutom ang bata sa poder mo." Mayabang na saad ni Miranda kay Arida. "Wala akong pakialam sa yaman na meron ka, Miranda. Dahil alam ko naman na yan lang ang meron ka. Kung kaya't pilit mong inaagaw ang lahat ng meron ako. Kung naagaw mo sa akin si Joel, pues, hindi mo makukuha ang anak namin." Matigas na sabi ni Arida. "Oh, come on, Arida. Huwag kang magpiling matapang dyan na para bang kaya mo na ang sarili mo. For all we know, sa ate mo si Divina ka lang din naman umaasa." Sarkastikong saad ni Miranda sa kanya. "Kahit anong sabihin mo, Miranda, hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko kahit makakaalis na kayo ni Joel at huwag na kayong babalik pa." "Okay, sige. Sa ngayon ay aalis kami. Pero huwag kang magpakasiguro na hindi na namin babalikan ang bata, Arida, ha? Kukunin namin ang bata dahil may karapatan rin si Joel sa anak mo. Kung ayaw mong ibigay sa amin yan ng matiwasay, sa korte na lang tayo magkita." Sad lang matapang na si Miranda. "Kung ako sa'yo, Arida, papayag na ako kapalit ng perang ibibigay namin sa'yo.
makakapagsimula ka ng panibago mong buhay. Pulong pa ni Miranda bago tuluyang lumabas ng kwarto. Napaluha na lamang dahil sa halo-halong emosyon si Arita. Totoo naman kasi ang mga sinabi ni Miranda sa kanilang dalawa ni Joel, mas magiging maayos ang buhay ng kanilang anak. Pero isipin pa lamang niya na mawawala sa kanya ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban sa buhay ay hindi na niya kaya. Pero paano ang gagawin ko? May pambayad dito sa ospital para makalabas kami ng anak ko. At wala, umiiyak na sabi ni Arita sa kanyang sarili. Lumipas pa ang isang linggo. Paulit-ulit na pinupuntahan si Arita ng billing department ng ospital para sa kanyang bayad dito dahil for discharge na silang mag-ina. Ngunit wala siyang masabing dahilan. Pinatayan na rin sila ng aircon ng ospital at wala na rin siyang supply ng pagkain mula rito. Walang nagawa si Arita kung hindi kontakin si Joel upang humingi ng tulong. At kapalit noon ay ang pagpapaubaya niya sa kanyang anak na makuha ito sa kanya. Pikit patang tinanggap iyon ni Arita. Ibibigay mo rin pala sa amin, pinatagal mo pa? Mataray na wika ni Miranda. Para sa kaalaman mo, Arita, nabayaran na namin ang bills mo. Ito na ang pera, tulad ng sinabi namin sa'yo. Sana'y tumapad kas pinag-usapan natin, ha? Di mo na kami guguluhin pa. At mula sa araw na ito, ay wala ka ng karapatan sa anak natin. Matigas na sabi ni Joel sa kanya. Joel, Miranda, parang awa nyo na. Hayaan nyo naman ang makasama ko ang anak ko. Pakiusap ni Arita sa dalawa. Ano? Nakakalimutan mo na kaagad ang kasutuan natin? Kapalit ng pera na hawak mo ngayon ay ang pagpapaubaya mo sa anak niyo ni Joel. Pagpapaalala ni Miranda sa kanya. Ayoko ng pera, Joel. Kaya please, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sa akin nilayo ang bata. Umiiyak na usal ni Arita. Pero paano, Arita? Ito ang kasunduan natin, hindi ba? Sad ni Joel na naiinis na sa kanya. Tuwin niyo akong katulong sa bahay niyo. Makita ko lang ang paglaki ng anak natin. Pangako, hindi ako magpapakilala sa kanya na ako ang tunay niyang ina. Kaya please, huwag niyong ilayo sa akin ang bata. Saglit na natigilan si Joel sa sinabing iyon ni Arita at tumingin sa kanyang asawang si Miranda. Nababaliw ka na ba, Arita? At bakit naman gamit papayag sa gusto mo? Maarating wika ni Miranda. Teka lang, Miranda. Okay, sige. Pumapayag na ako sa gusto mo, Arita. Pero sa oras na malaman ko na sumira ka sa usapan natin, hinding-hindi mo na makikita pa ang bata. Kahit kailan? Wika ni Joel sa kanya. Ano? Pumapayag ka, honey? Hindi natin sigurado kung tutupad pa sa usapan yung babae na yan. Saad ni Miranda, sabay turo sa pagmumukha ni Arita. Huwag kang mag-alala, honey. Hindi gagawin yun ni Arita dahil alam niya ang mangyayari kapag hindi siya tumupad sa usapan naming dalawa. Kumpiyansa na sabi ni Joel na nakangiti pa na para bang nanguuyam sa dalaga. Ganon nga ang nangyari. Namasukan si Arita bilang isang bahay sa pamilya nila Joel at Miranda. Dahil doon ay nasubaybay niya ang paglaki ng kanyang anak si Jenica. Ngunit sa kasamaang pala, lumaki itong may taglay na kasamaan ng pag-uugali. Bukod sa napaka-arte nito at ubod pa ito ng pagkamaldita, ay palagi pa siyang minamaltrato. Ano ba naman yun, manang? Bakit mo pa nilaban ang damit na sosuotin ko mamaya, ha? Pulyaw ni Jenica kay Arita. Naku, pasensya ka na po, Ma'am Jenica. Ang akala ko po kasi ay bukas yung papugagamitin. Mahinang tugon ni Arita kay Jenica. Jenica, anak, anong nangyari dito? Ang boses mo napakalakas. Abot hanggang sa salas natin. Usisa ni Miranda sa anak habang nakatingin ito kay Arita. Ay, paano ba naman kasi, Mami? Itong katulong natin, simple distraction ng alam na hindi pa kayang magawa ng maayos. Mataray na sagot ni Jenica sa kanyang mami. Saglit nga, ano pa kasi ang nangyari, Arita? Emma Miranda, nagkamali po kasi ako sa pag-iintindi sa mga inuutos po ni Ma'am Jenica. Nalimutan ko pong hunahin po yung damit na gagamitin niya. Paliwanag ni Arita. Ah, so parang ako pa yung may kasalanan dito. Ang sabihin mo, mahina lang talaga yung utak mo. Mahina kang umintindi. Palibasa utak ang tulong ka kasi. Usan ni Jenica. Jenica, stop it. Lumalampas ka na sa mga sinasabi mo. Saway ni Miranda kay Jenica. Pero ma'am, isasabihin pa dapat si Jenica. Ngunit pinutol na iyon ni Miranda. Shut up, okay? Mataas ang boses ni Miranda sa anak. Walang nagawa si Jenica kung hindi ang padabog na lamang na umali sa harapan ng dalawa. Salamat, Miranda. Wika ni Arita dito.
Huwag kang magpasalamat sa akin dahil naririndi lang talaga ako sa araw-araw na pangbubulyaw sa'yo ni Jenica. Kaya kung pwede lang, ayusin mo naman yung trabaho mo para naman hindi ka nasisigawan ng anak ko. Pangilsultong wika ni Miranda kay Arita. Sorry, mahinang usal na lamang ni Arita. Walang magagawa ang pasorry-sorry mo, Arita. Pag sinabi ni Jenica sa papa niya na palayasin ka, usal ni Miranda na nakangiti ng may kahulugan. Dahil sa iyong matanda ka, pinapagalitan ako ni Mami sa harapan mo. Kaya umanda ka ngayon, wika ni Jenica sa salili, habang nagpupupuyas sa galit ang malditang dalaga. Manang Arita! Manang Arita! Wika ni Jenica. Yes po, ma'am. Nagmamadaling lumapit si Arita sa dalaga, habang nagpupunas ng pasang kamay sa apron. Pwede bang kunin mo muna yung mga gamit ko sa kwarto? Wala na kasi akong ibang misote, kasi nagamit ko ng lahat. Ha? Kanina ko pa lamang po nilaban ang mga gamit nyo. Nilaban? Ha? Saan? Pagmamangmaanga ni Jenica. Nalaban ko na po. Halikayo at tignan nyo po sa likuran ng bahay nyo. Sagot ni Arita at agad naman silang pumunta sa likod bahay. At gulat na lamang si Jenica sa kanyang nakita. OMG! Manang, anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Bakit yung mga puti kong damit ay may mga mansya na? Ma'am Jenica, hindi ko po alam kung ano po ang nangyari. Arita, anong hindi mo alam? Ikaw lang naman ang naglalaban ng mga damit ko. Galit na sabi ni Jenica kay Arita. Hindi ko nga maintindihan kila Mami eh. Kung bakit ayaw ka pa niyang tanggalin sa trabaho, eh napaka-boba mo naman. Paglalaban ng ala, hindi mo pa maayos. Sigaw ni Jenica kay Arita, habang isa-isang binabato ng dalaga si Arita ng kanyang mga damit na naman dyan. Awang-awa si Arita sa kanyang sarili, sapagkat ito ang kinalabas ang pag-uugali ng kanyang anak. Nasasaktan siya sa tuwing ginagawa nito iyon sa kanya. Nabalitaan ni Joel ang ginagawang iyon ni Jenica, kaya naman agad niyang tinignan sa kanyang CCTV ang totoong nangyari sa damit ng dalaga. Nagulat na lamang ang ama ni Jenica sa ginawang pag-set up ng anak sa sarili nitong ina. Awa at habag ang nararamdaman ni Joel ng mga sandaling iyon. Alam niya ang naging sakripisyo ni Arita para lamang makasama ang kanyang anak si Jenica habang ito ay lumalaki at nagkakaisip. Kaya naman agad niyang kinausap si Miranda patungkol dito. Anong sabi mo? Sasabihin mo na kay Jenica ang totoo? Singal ka agad ni Miranda matapos sa kanyang sabihin ni Joel ang plano nito. No, hindi ako papayag sa gusto mong mangyarihan. After all, si Arita naman ang nagpresenta na maging kasambahay natin, hindi ba? So bakit tayo nahahawa sa kanya? Pagpuputol ni Miranda. Hoy, umpisa pa lang ay may pagkakamali na tayong dalawa kay Arita. Ang tanging gusto lamang niya ay makasama ang kanyang anak na pinagkait natin sa kanya noon. Siguro naman oras na para itama natin ang lahat ng pagkakamali natin sa kanya. Kailangan nang malaman ni Jenica kung sino ang tunay niyang ina. Nang sa gayon ay respeto at igalang niya si Arita. Hindi pa natatapos ang pag-usap nilang mag-asawa nang biglang dumating si Jenica. Tunay na ina? Anong ibig niyong sabihin, Dad? Nagugulang tanong ni Jenica nang hindi sinasadyang marinig dito ang kaputol ng sinasabi ni Joel kay Miranda. Jenica, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Miranda sa dalaga. Halos kakarating ko lang po, ma. Pero narinig po yung sinabi ni Daddy. Ampun niya lang po pala ako. Sino po ang tunay kong mga magulang? Saan po ba sila? Sunod-sunod na tanong ng dalaga nang mag-umpisa ng mag-hysterical. Jenica, calm down. Utos ng kanyang amang si Joel. How can I calm down? All of a sudden, malalaman ko na hindi pala kayo ang tunay kong mga magulang. Umiiyak na sabi ni Jenica sa dalawa. Okay, sige. Una sa lahat, Jenica, hindi ko gusto ang ginagawa mong pambabastos kay Arita. Mataas ang boses na sabi ni Joel. Dad, huwag mo pang ibahin ang usapan. Ang tinatanong ko po ay ang sagot ninyo. No, Jenica, hindi ko iniiba ang pag-uusap natin. Dahil ang taong sinisigawan mo at binabastos ay ang tunay mong ina. Taas ang sabi ni Joel kay Jenica. What? Gulat at hindi makapaniwalang usal ng dalaga. No, hindi maaari ito. Hindi totoo yan. Galit ka lang talaga sa akin, Dad. Kaya ako nasasabi yan. This can't be happened. No. Sigaw at pagtatanggi ni Jenica sa nalaman. It's true, Iha. Hindi ako ang tunay mong ina. Anak ka ng daddy mo kay Arita. Mahina akong saat ni Miranda kay Jenica. Samantala, isinalaysay niya na ang lahat ng pangyayari. Nabuntis ka si Arita.
Subalit ako ang pinakasalin niya. Dahil ako ang minamahal ng daddy mo. Ngunit nang malaman naming baog ako, ay kinuha ka namin ng daddy mo kay Arida. Dahil wala nang pag-asang magkaanak pa kami. Paliwanag ni Miranda. Tama ang daddy mo na sabihin na sa iyo ang katotohanan. Dahil sobra-sobra na ang sakripisyo at paghihirap na tinis ni Arida, makasama ka lamang habang lumalaki ka. Kaya Jenica, gusto naming humingi ka ng tawad kay Arida sa tunay mong ina, sa mga hindi magalang na asal na ginawa mo sa kanya. Natauhan si Jenica sa sinabing iyon ni Miranda. Kaya naman agad siyang tumalilis at hinabol ang kanyang tunay na ina na noon ay kakaalis pa lamang sa kanilang bahay. Samantala si Arida naman ay labis na saktan sa ginawang iyon ng kanyang sariling ina. Kaya naman po na ang kanyang pasyang disanin ang buhay nila Joel at tuluyan na ngang magpakalayo-layo. Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng paglalakad sa subdivision nang marinig niya ang tinig ni Jenica na tinawag ang kanyang pangalan. Parang may kumislot sa kanyang puso. Arida! Arida! Malakas na tawag ni Jenica. Alam niyang hindi pa yun tuluyan nakakalabas ng subdivision. Maya-maya pa ay nakita niya na ito. Arida! Tawag muli ng dalaga. I'm so sorry sa lahat ng nagawa ko. Mali ako. Alam ko na rin ang buong katotohanan dahil sinabi na sa akin ni na mom and dad. Arida, or should I say, ma'am? Tanong ni Jenica dito. Habang si Arida naman ay masayang masaya dahil sa wakas ay nasabi na ng mag-asawa ang buong katotohanan sa kanilang ina. Humingi na rin ng tawad ang mag-asawang Joel at Miranda kay Arida. Agad naman iyong tinanggap ni Arida. Unti-unti ay naisaayos na nina Joel at Miranda ang pagkakamaling nagawa nila dati kay Arida. Hinayaan nilang makapagdesisyon si Arida para sa kanyang anak na si Jenica. Kung ito ay kukunin sa kanila at mamumuhay silang dalawa ng sarili. Ngunit dahil alam ni Arida na hindi gaanong saray ang dalaga sa natuklasan, ay hinayaan niya na lamang unang tumira sila sa bahay ng kanyang amang si Joel kasama siya. Ngunit bilang isang ina na niya at hindi bilang isang kasambahay. Nagkapatawaran na rin ng tuluyan si Miranda at Arida at nagtulungan upang mapalaki ng maayos ang kanilang anak na si Jenica. Sa uli, ay namuhay silang mapayapa at may pagmamahalan.